Hey guys, it's me again, Mil Chimpli, and welcome to another cooking vlog. And today's video, gagawa po tayo ng kinamatisang bangus na lalagyan ko ng kangkong na manggagaling sa aking yard. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan ko kinuha itong kangkong na nandito. Ito po siya. At kulang pa po ito, dadagdagan ko mamaya at ipapakita ko po sa inyo. But before we start, thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe at nanonood sa aking mga videos. At kung hindi pa, subscribe na po kayo and click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong video. At 15K subscribers na po tayo. Yay! Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. So, una, ang gagawin po natin, lilinisan yung ating bangus at iba pang ingredients. Tapos mamaya, habang papakuluan natin yung ating bangus, saka tayo lalabas para kumuha ng more kangkong. Ayan. So, let's start! So, mayroon po tayong dalawang bangus. Nahugasan ko na po ito kanina. Ang una natin gagawin ay kakaliskisan ito. Meron akong gamit na pangkaliskis. Ang ganito. So, kung wala po kayong ganito, you can use kutsara lang or kutsilyo. Ayan, kaliskisan lang natin. Ang kinamatisang bangus na gagawin natin ay parang katulad lang din ng paksiw na bangus. Pero ayaw kasi ng mga anak ko ng paksiw dahil maasim. Ayaw nila ng maasim. Usually, pag nakakaliskis ako sa labas, nakaupo ako dun sa gripo sa labas para walang kalat sa kusina. But today, since magbablog tayo, kailangan natin gamit ito sa loob. Ayan, nagasal lang ulit natin. Bago natin linisin sa loob, linisin ko lang muna itong kalat natin nito. So, malinis ang ating bangus. Susunod, tatanggalan natin ito ng laman loob. Ayan. Tatanggalan ko na muna ng laman loob bago ko slice para hindi natin mahiwa yung abdo. Ayan. Kasi pag ganitong process, mas safe. For me, ha? Kasi pag hinihiwa, minsan nahihiwa ko yung abdo niya. Pumapait. Ayan. And then, let's wash it again. At ngayon, hiwain na natin yung ating bangus. Ayan, the reason why, tinanggalan na muna natin ng hasang. Isa pang reason ay, kapag ni-slice natin, hindi tayo masyadong magdudume sa sangkalan. Ayan. I cut it into three. Ayan. Ang susunod natin gagawin ay hiwain ang ating mga ingredients. So, meron tayong tatlong bawang. Isang medium onion. Luya at paminta. Unahin na muna natin to. So, yung bawang natin, wag na natin i-slice. Dahil hindi naman tayo mag-iisa. Kailangan natin maglagay ng bawang para magkaroon ng more flavor yung ating kinamatisang bangus. Luya natin, kahit hindi na natin balatan. Slice lang natin ng manipis. Ganyan. Yung iba nga, pinipit-pit lang yan eh.
Ganun din yung ating onion, malalaking hiwala. Dahil ito ay kinamatisang bangus, kailangan natin ng maraming kamatis. Like 4 large size. Kuha lang natin ng ganyan, parang yung sibuyas. Sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. So ayan, finish na yung ating tomatoes. So ngayon, susunod natin gagawin, ilagay na po natin yung ating mga ingredients muna para hindi dumikit yung bangus mamaya. Kailangan ihuli natin. Ayan, pagsama-samahin na natin ganyan. Add the peppers. Kamatis. Ayan. Ilatag lang natin ganyan. Ayan. Ilagay na natin yung bangus. Salansan natin. Salansan natin ganyan. Ayan. Perfect. Sakto lang. Susunod, lalagyan na po natin ng patis. I'm using this patis of Thai. Masarap po yung patis nila dito. Mga 3 tablespoon muna. Tansya-tansya lang. And then kapag kulang pa mamaya, tsaka natin dagdagan ng asin or patis ulit. So, depende sa inyo kung gagamit po kayo ng seasoning. Pero para sa akin, okay na yan. Asin na lang mamaya. Tsaka nilagyan ko na naman ng pepper. So, yun na yung pinaka-seasoning ko. And lastly, lagyan po natin ng tubig, mga half cup. Huwag masyadong marami dahil magtutubig po yung kamatis mamaya. Oh, dagdagan pa natin konti. Ayan. Mamaya tikman natin, saka tayo magdadagdag ng asin. So, buksan na natin ang apoy. Pakuluin lang natin yan, saka natin titiklahin mamaya. Hindi ko mahanap yung takip. Ito na lang gagamitin ko, ayan. As long as matatakpan natin yung ating kawali. So, ayan po. Habang hinihintay kong maluto yung bangus, ay dadalhin ko muna kayo sa aming kangkungan. Ayan. Meron kasing tumubong kangkung sa aming yard. At ayun na nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Pero kulang pa. Kaya kukuha ulit ako at ipapakita ko po sa inyo kung saan ko yung kinuha. Let's go! Ayan po. Nandito na tayo sa kangkungan. Ayan. Ang daming tumubo. Tumubo lang po dito. Hindi ko ito itinanim. Ganitong kangkong siya. Native kangkong. Ayan. Yung pang-adobong kangkong. Ayan po. Ang dami. So, sobrang dami nito. Next time, adobo naman yung gagawin ko. Ayan. Ayan po, okay na siguro to. Dadagdag lang naman natin sa kinuha natin kanina. So, okay na yan. And we're back to my kitchen. Ang bango-bango na po ng niluluto natin kasi nilagyan natin ng maraming onions at garlic. Ayan, amoy na amoy pati yung flavor ng maraming kamatis. Ayan, so let's open it. Pakita ko sa inyo kung anong itsura na niya. Ayan po. Ang ganda ng itsura niya at mukhang sarap-sarap. Siguro we need to add more water para may medyo masabaw-sabaw siya. Ayan, dagdagan ko ulit ng mga 1/4 cup kasi parang medyo natutuyo na siya. Takpan lang ulit natin. Ngayon naman, hugasan na po natin yung kinuha natin kangkong. Ayan. Cut ko lang ito kasi binabad ko yun kanina umaga. Cut lang natin ganyan. Kasi nangitim na siya. Ayan. This is enough. So, balikan natin yung ating bangus. Ngayon, titikman ko na at
Tingnan natin kung ano ang kailangan natin idagdag. Sarap na niya guys, pero kulang pa sa alat. Dagdagan ko lang ulit ng patis. Dahil maglalagay pa tayo ng kangkong, ayan, we need to add the saltiness para maglasa yung patis din sa ating kangkong. So, takpan lang ulit natin for more minutes. Kailangan maganda pa rin yung pagkakasalansan natin para syempre kapag isi-serve na natin yung ating ulam ay maganda ang maganda ang presentasyon. Ayan. Kailangan ganon para masarap na, maganda pa, di ba? Ayan, ganyan. At ngayon, nilagay na po natin yung kangkong. Kailangan malakas ang apoy para maluto lahat yung ating kangkong. Ayan. And then, takpan lang ulit natin for a few minutes. Tsaka natin baliktarin mamaya. Ngayon, baliktarin na po natin yung kangkong. Dahan-dahan para hindi madurog yung ating kangkong. Ah, yung ating fish. Ayan. Lulutuin pa natin ng mga 1 minuto. Ayan po. Luto na ang ating kinamatisang bangus. Papatayin ka na po ang apoy. Ayan. At let's serve it na po. Itabi muna natin yung mga kangkong. Ayan. Unahin natin yung fish. Looks so good, guys. Looks so good. Tapos yung kangkong. Ayan natin dyan. Luto na itong ating kinamatisang bangus with kangkong. Ayan. Hope you enjoyed this video. Kung gusto nyo pong gayahin, gayahin nyo dahil napakasarap po ng recipe na ito. Para lang kayong nag-uulam ng paksiw na hindi masyadong maasim. Good ito para sa mga hindi masyadong mahilig sa suka or kasing asim ng suka. Ayan. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye!